Minsan naglalakad kami sa tabing dagat at aking tinanong yung aking kasama. Sabi ko, ano nga kung ikaw yung nagmamay-ari ng isa sa napakalaking bahay na iyan? At ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng mga ari-arian na ito. Ng mga lupa, ng mga nasasakupan mo, ng dagat, yan. Ikaw ang nagmamay-ari ng dagat. Halos lahat ng nakikita mo sa iyo. Malalaking mga building at palasyo, dagat at malawak na karagatan, buhanginan at kalupaan. At may mga magandang mga lugar ng pahingahan. Minsan tinanong ko ito, itong kasama ko. Sabi ko sa kanya, kung sa'yo lahat itong mga pag-aari na ito, magiging masaya ka ba? Sabi niya sa akin, lahat ng ito, lalabas na baliwala kapag hindi mo kasama ang mga magulang mo, hindi mo kasama ang mga kapatid mo, hindi mo kasama ang asawa mo, hindi mo kasama ang mga anak mo. Lahat ng mga bagay na meron ka, hindi ka magiging masaya kapag wala ka lahat noon. At sabi niya sa akin, kahit daw yung buhay mo, hindi ka magiging masaya. Kahit na meron kang kagandang bahay, malawak na lupa, malawak na karagatan, malawak na kagubatan, malawak na buhanginan, hindi ka pa rin magiging masaya kasi hindi yun yung fulfillment mo. Pagka wala ka raw kinikilalang Diyos sa buhay mo, wala kang tamang relasyon sa Kanya, hindi ka magiging masaya. So lahat ng mga pinapangarap mo na inaakala mong makakamtan mo at makakapagbigay sa iyo ng kaligayahan, lahat pala ito ay hindi ka magiging masaya. Lahat ng bagay na meron kang ginagawa, lahat ito ay puro temporary lang. So sa aming paglalakbay na ito, inaasahan namin na lahat ng iyong mga pinapangarap, pag dumating yung panahon, nawa lagi mong isapuso at isaisip sa iyong paglalakbay na lagi mong kasama ang Diyos, kasama mong iyong pamilya, kasama mong iyong mga magulang, at higit sa lahat yung pagmamahal mo sa iyong mga kapwa. So maraming salamat po. Sana po makatulong po ang munting pangarap na ito.